Bilang pagkilala sa kanilang giting at tapang sa paglaban noong ikalawang digmaang pandaigdig, ginawaran ng U.S. Congressional Gold Medal ang higit 40 veterans. Kasama dito ang dating General Manager ng ABS-CBN na si Attorney Augusto Jake Almeda Lopez. Tinanggap ni Lopez ang pagkilala sa isang seremonya sa Camp Aguinaldo. Sa edad na 75, isa siya sa pinakabata sa 41 war veterans na binigyang pugay, kung saan 17 ang nabubuhay pa, habang mahigit 20 ang pinagangalan ng posthumous. Ang U.S. Congressional Gold Medal ay ang pinakaprestihiyosong pagkilala na ibinibigay ng U.S. Congress sa mga sibilyan na lumaban noong World War II. I'm appreciative, no? I'm happy that I'm getting an award. But actually, there are more deserving people than myself who should have been given awards, no? Or recognition. I don't think I deserve this luxurious recognition. My dead companions should be given the recognition, no? Naglingkod si Staff Sergeant Lopez mula September 1944 hanggang August 1945 bilang rifleman sa D Company ng Anderson's Guerrilla na nag-operate noon sa Tayabas, Quezon. Nagpatrol sila at nagsilbing intel sa mga bayang kontrolado ng mga gerila. Inalala ni Lopez ang naging karanasan sa paglaban, kabilang na ang tulong sa kanila ng mga ordinaryong Pilipino noong digmaan. Noong una yung panahon na po, wala na pagkain eh. Wala na talagang pagkain. Pero ang tao sa baryo, manyari at manyari nagbibigay ng konti, miski konti-konti na lang, miski talbos na kalabat, yun na lang binibigay sa amin. Pero wala din sila. Now the barrio people, the guerrillas will never have succeeded. No? So I think if we're going to recognize the field people, they should also recognize the barrio people. Centenarian o nasa 100 taong gulang na ang iba sa mga pinagangalang veteran na nagsilbi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama nilang tumanggap ng pagkilala ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa kanilang mensahe, pinasalamatan ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, at ng Philippine Veteran Affairs Office ang mga war veterans. We think of the sacrifice and the service that all of you and your family members performed to safeguard our freedoms. I was so moved to hear the stories, multiple people surviving the Bataan Death March, the prisoner of war camps, terrible atrocities, all to preserve the freedoms that we now enjoy. Today, we gather to recognize and honor these remarkable individuals who have shown unparalleled bravery in the midst of a raging war. We thank you for your service, and we will forever remain indebted to you, knowing that your bravery is the very foundation of the freedom we enjoy today. Pagkatapos ng digmaan, naglingkod naman si Attorney Jake sa ABS-CBN. Kasama ang kanyang matalik na kaibigang, si Kapitan Henny Lopez. Bilang pagtatapos, sumaludo siya sa kanyang mga kasamahan. To my other colleagues, I'm happy that we're still around more than 75 years ago. All of these things happened 75 years ago. Talagang nagpapasalamat na ako at dapat nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga kasamahan ko. At kinatutuwa ko na hanggang ngayon nandito pa kami. Sige, maraming salamat po. Ito na ang 25th paggawad ng naturang pagkilala sa mga Pilipino. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.